totoo niyan, matagal ko na talagang planado tong prank na to. Sa katunayan nga, buntis pa ako nun kay Bebang. Nasa isip ko na talaga siya. May panahon pa nga na gusto ko agad gawin tong prank na to. 2 linggo pa lang ako nanganak kay Bebang. Pero nasa isip ko na agad na aaminin ko talaga to kay Tony. Sasabihin ko sa kanya na prank lang to. At kokontsabahin ko na lang siya. Kasi alam ko kapag sinali ko siya sa prank na to, mapapaanak talaga siya aura mismo. Naalala niyo nung gumimik kami nung birthday ni Paye? Di ba nawala ako? Ang totoo niyan, hindi talaga ako pumunta kung sang birthday lang. Kachat ko pa nga si Tony niyan eh. Makikita niyo dyan kung saan ako pumunta, naka-update ako sa kanya, naka-share location pa ako para talaga mapatunayan ko na, girl, hindi gumagala ang lola mo kung saan-saan birthday party lang. At nag-send pa nga ako sa kanya ng pruweba, nag-video pa ako. Makikita niyo naman, di ba? Paus na paus ako. Para mas kapanipaniwala, di ba? Na pagbalik ko, ay, ang haggard. Ay, pawis. Ano kayang ginawa na to? Ganon. At sinadya ko rin talaga na hindi sagutin lahat ng tawag ng members ng Toro family para mas intense. Lahat sila mag-alala. Nag-a-update pa rin ako kahit pabalik na ako ng gimikan. Kasi medyo tinatamaan na rin ako ng pagkalasing eh. At ayun na nga. Pati si Vince nangungulit na kay Tony. Sa totoo lang, pati si Tony nahihirapan sa sitwasyon na to. Kasi hindi niya na rin talaga alam ano sasabihin niya. Lahat tamang hinala na. Lahat naguguluhan na. Nung pangalawang gimmick namin, ito yung dispedida ni Kiana kung saan, grabe, nalasing talaga ako ng sobra. Kung ano-ano na sinasabi ko kay Tony, nagdadrama na ako sa kanya na may halong worth pa din. Kasi nga nakaset sa utak ko na okay, ito yung focus natin tonight. Ang i-prank sila. Ang mauto silang lahat. At hanggang bago ako mag-blackout sa pagkalasing, talagang ina-update ko si Tony na, okay, i-delete mo ah. Bukas na lang, paggising na ako. At ayun na nga, umabot ng kinabukasan. Nag-a-update pa rin ako. Sobrang TH nga ako sa totoo lang. Sinasabi ko kay Tony na i-delete niya yung convo namin kasi alam ko si Vince, baka di natin alam, magbasa ng convo nila. O di kaya ako, mapakilaman nila yung cellphone ko, makita nila na kakontsaba ko pa si Tony sa prank na to. Hanggang sa kung saan saan na napunta yung convo namin, talagang natataranta na ako. Ano bang gagawin ko next? Kasi mabigat to eh. Mabigat tong prank na to. Lalo na tumakas ako sa party. Hanggang sa tinutulungan na ako ni Tony sa kung ano sasabihin ko sa mga idadahilan ko sa kanila. At ayun na nga, nagkakagulo na sila. Kung ano-ano na sinasabi sa akin ni Pai sa totoo lang. Diba, nag-PT ako sa harapan nila. Ang lahat ng PT na yon, binili ko lang yon. Lahat yun fake. Kahit sa tubig mo inublob yon. Fake yon. And yung scan, di ba ang realistic? Actually, ito yun, no? Kausap ko si Tony niyan nung ginagawa ko yan kasi nga ang hirap gawin nang nandyan lahat ng Toro family. Humihingi pa nga ako ng tulong sa kanya, eh. Kapag nandyan kasi yung editor sa harap ng PC, kadalasan tumatambay talaga si Harvey sa sofa. Kaya hindi ako makachempo kung paano ba gagawin namin. Ang ending, inutuko na lang si Paye na tengahan niya si Harvey para lang hindi tumambay sa tapat ng PC ng mga editor. Pagkatapos kong masabihan lahat na buntis ako, pinlano naman namin na aningin si Paye na huwag sabihin na nalilito ako sino yung tatay para lang matest ko kung nakalino ba talaga yung loyalty niya. Yung kay Vince, hindi talaga ako makabuelo ng maayos. Kasi kapag nandyan si Harvey at si Vince, asahan mo, kung hindi yan sobrang magkalayo, sobrang magkatabi naman. Kailangan ko talaga ng help ni Tony. Kaya sobrang saya ko talaga nung nagawa kong aminin sa kanya nang hindi nalalaman ni Harvey. At nung moment na i-reveal na namin talaga, bigla pang laudlot na taipa talaga siya ng totoo. Nung mga panahon na to talagang hindi ko na alam saan papunta to kasi ito na, malapit na talagang i-reveal. Alam mo yun? Hirap na talaga silang ikip sa sarili nila yung mga nalalaman nila tungkol sa akin. At dahil nga, wala si Ate Marinong inamin ko sa Toro family na buntis ako prank, kinakabahan talaga ako noon nung aaminin ko na sa kanya na nalilito ako sino ba talaga yung tatay. Kasi nga baka mama, bigla ako sampalin. Tsaka alam nyo ba, bago ko pa kausapin si Ate Marie na nalilito ako sa tatay ng baby, gustong-gusto niya na talaga ako unahan i-reveal. Amin na amin, Ate Marie. Para sa akin talaga, isa to sa mga big achievements ko sa buhay.
Bakit ko nga ba na-consider na isa sa pinaka-biggest achievements ko? Kasi girl, alam nyo ba, sobrang hirap mag-pull off ng prank sa pamilyang to. Lalo na't nanggaling kami dati sa pag-vlog, pang-prank, at kung ano-anong contents. Very challenging sa akin kasi marunong talaga silang tumingin ng kung ano yung prank sa totoong nangyayari. Kaya nung napaniwala ako talaga sila, girl, abot langit yung saya ko. Hindi ako yung taong mabilis paniwalaan ng mga tao. Kaya very thankful talaga ako na naging decision ko na sabihin agad kay Tony at nakasama ko pa siya tumulong sa akin sa prank na to. At saka ang tagal-tagal na rin talaga simula nung nagkaroon kami ng prank. Sobrang na-miss ko talaga. Grabe, kung nakita niyo lang yung mga itsura nila nung inamin ko, sabi ko talaga na, ay, worth it lahat. Ilang weeks din ako binubash lang mga tao para dito. Ilang weeks din talaga ako pinag-iisipan ng masama ng buong Toro family. Grabe, worth it lahat. Lahat ng mga chismisa nila sa gilid, ng patago, lahat ng pambabash nila sa akin. Akala nila di aabot sa akin, pero totoo, dami ko naririnig. At syempre yung mga sinasabi ng tao, ngayon ko lang naranasan mag-mind. Talaga. Kaya sobrang happy ko as in na na-pull off ko yung ganito kabigat na prank. Pasensya na talaga sa awap. Sa totoo lang, ayoko talagang gawin to nang hindi ka kasabwat. Pero kasi alam ko hindi siya magiging effective. Kaya sa asawa ko, alam ko may sakit ka sa puso. Pero sorry, it's a prank. At syempre hindi rin talaga to magiging posible kung wala si Tony. Kaya thank you Oni.